Hi! Isang magandang araw sa iyo. Welcome to Sir Swerte Tutorials. In this video, we're going to talk about Android application development. What is Android? Android is a mobile operating system currently developed by Google based on the Linux kernel and designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones at tablets. Pag sinabi natin Android, unang-una na nasa isipan natin ay cellphone, hindi ba? Pero ang tunay na ibig sabihin nito ay operating system na naka-installed sa ating touchscreen mobile devices na katulad ng mga smartphones and tablets. Just like for the computers, we have the Windows OS, Mac OS, and Linux. So sila ay mga operating system na naka-installed sa computer. Same with Android, pero naka-install ito sa ating mga smartphone or tablet. So Android is an open source operating system. Ibig sabihin, kahit sino pwedeng gumamit ito ayon sa gusto nila for free. Now, let's proceed to what is Android app. Android app is a software application running on Android platform. Examples are the Facebook, Messenger, Calculator, Camera, TikTok, and etc. Lahat na naka-install sa iyong Android phone ay mga Android apps or Android application. Okay? So, what is Android app development? So, pag sinabi natin Android app development, it is the process of creating or developing an application that could function under the Android operating system by Google. These applications can be written using Kotlin, Java, and C++ language with the help of the software development kit or on Android Studio. So, here are the Android versions. So, halos kada taon, nagpapalabas ng bagong version si Google for the Android to upgrade and improve the user experience. Why you should learn Android app development? So, bakit mo kailangan matuto sa pag-develop ng isang Android application? For me, kailangan mong matutunan kung paano mag-develop ng isang Android app dahil karamihan na gumagamit ng cellphone ngayon ay powered by Android. At ito ay nangunguna sa market. Ibig sabihin, malaki ang opportunity kung ikaw ay isang Android app developer. Pwede kang mag-develop ng sarili mong app at ibenta sa ibang company. Or you can upload in the Play Store and you can monetize. So how much will be the salary if you are an Android developer in the Philippines? So according to www.indeed.com, so kung ikaw ang tatanungin ko, okay na ba itong salary para sa iyo? What if kung nasa ibang bansa ka magtrabaho bilang Android developer? Example, sa US. So according to www.indeed.com, the average salary for Android developer is $8,887 per month in the United States. So ang value nito sa peso is ₱471,011. So, handa ka na ba matutunan ng basic of Android app development? So, here are the requirements. Number one, kailangan mo ng isang desktop, laptop computer, or a cellphone. Number two, an Android development environment, which is the Android Studio. Next, we need to have a background in Java programming. So, dahil sa pag-develop ng isang app sa Android application, gumagamit ito ng Java programming. So, kailangan meron kang background na Java programming. Number four, we have the patience, willingness, and determination to learn. Okay, so assuming meron ka ng computer. Okay, so first, you need to download and install the Android Studio. Okay, so once na-download nyo na, you can install it and follow the instructions carefully. Now, let's create a simple Android application, which is the Hello Android World app. So, gagawa tayo ng isang Android application gamit ang Android Studio. Okay? So, to create a simple Android application using Android Studio, to open the Android Studio, just go to Start, type Android Studio, and then click. Now, we have the loading screen of the Android Studio. So, this is the welcome screen of the Android Studio. To make a simple application, just click the Start a new Android Studio project. Okay, so just click this button. The Create Android Project window will display. Okay, dito natin ilagay yung pangalan ng ating app na i-develop. Example,
Hello, Android World. Okay? So, ito yung ating application name. So, ang pangalan ng ating application na i-develop. So, which is Hello, Android World. Na company domain, dito milalagay yung domain or company name na tinatrabuhan mo. So, example sa akin, dito, research.mapclc.com. So, depende sa inyo kung anong company ang ilalagay nyo dito. Example, you have your last name, first name, and then, huwag kalimutan na ilagay si .com. Next, in the project location, dito natin makikita ang location kung saan nakasave ang ating project. So, in my own, I have C, users, DJRJ, Android Studio Projects. So, ito yung default location kung saan nakasave ang ating mga projects. And this is the name or ang pangalan ng ating application, which is Hello Android World. And then, click Next button. This window, you have the options kung saan magra-run yung ating application, which is dito na phone and tablet, where, TV, Android Auto, and Android Things. Mobile app yung ating gagawin. So, dito tayo sa phone and tablet. Check nyo lang. Check lang ito. Okay? Marshmallow yung gagamitin ko. So, depende sa inyo kung anong minimum SDK na gagamitin niyo. Okay? So, for me, I'm going to use the Marshmallow. And then, click Next. So, sa window na ito is mag-choose tayo ng empty activity. Okay? Empty activity. Then, click Next. So, in this window, it will ask you kung anong name ng activity at saka yung name ng layout. So, hayaan na lang natin si main activity at saka activity underscore main. So, click Finish. So, wait for a seconds. Okay, so this is the workspace of the Android Studio. Para mag-run yung ating application, gagawa tayo ng isang Android Virtual Device or AVD. Hanapin lang si play button, which is to run our app. Just click. And then, so in this window, the Android Studio will ask you kung saan i-deploy yung ating application. So to create a new virtual device, just click this button. Dahil fresh pa yung Android Studio mo, hindi ka pa nakagawa ng Android virtual device. So gagawa tayo ng virtual device, which is ito ay isang emulator kung saan parang cellphone na nagra-run yung app, nagra-run sa iyong computer. Okay, so it is a virtual device. So just click the button here and hanapin lang 0.2, say ito na lang. Then click Next. So ito yung gagamitin ko. And then click Next. So in the AVD name, enter the name of the Android virtual device. It's my CP. And then click Finish. And then close. Ayan. So pag na-click mo yung Finish and then i-close mo, as you can see, meron na tayong virtual device na MyCP. Ito yung ginawa natin na emulator. And then, click mo lang itong MyCP and then click OK. So hintayin lang for a seconds to run our emulator. Again, pag nag-execute ka ng iyong app or gradual building running, huwag kang mag-click-click dito. Hintayin mo lang matapos si gradual build running. So, kung may error siya, magpa-prompt lang kung may error yung app. So, hintayin lang matapos si gradual build running. Okay? So, ito na yung ating Android emulator. So, parang cellphone siya pero naka-install or running siya sa ating desktop computer or laptop. So, hintayin lang na mag-load yung ating emulator. So, dito magra-run or mag-install yung ating Android application na ginawa sa Android Studio. Okay? So, ito na yung ating Android emulator. Ayan. So, we have the application na Hello Android World and displays this text which is Hello World. Okay? So, meron na tayong application na naka-install sa ating virtual device. So, i-back na natin. Back.
So hanapin natin si Android, si Hello Android World. Ito. So ito yung ating app na ginawa. So i-open lang. And here we go. So meron na tayong Hello Android World application. For more videos, click the subscribe button para updated ka sa mga latest video tutorials. I-click lang ang notification bell. God bless you. See you in the next video. Goodbye.